May narinig ako, pero yung Romanov, first time ko narinig kanina. Pero yung sa akin, may nagsabi na sa akin, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. And then, I realized, no, it was a long, long, long time ago, nakalimutan ko na, oh yes, pinatay nila si Benigno Aquino. Diba? So, it's not without kanang it's not without proof in history. No, hindi man sinabi sa akin na ganon. Hindi sinabi sa akin na ganyan Benigno Aquino. No, ang sinabi lang sa akin, mag-ingat ka. Doblehin mo yung ingat mo. And even nga ngayon, takot na ako kumain sa labas. When I order, ibang tao nag-order. Pag dumadating yung order, nagpapalitan kami ng mga plato. Ganun yung concern ko sa safety and security ko. But then they just dismiss it as if... Kaya niyo po nagawa yung safety nila para pag may nangyari sa akin. Yeah. Nagbili na po kayo sa... Yes. Nagbili talaga ako. Sabi ko, pag pinatay ako, alam na natin, wala na namang iba eh. Sino mag gusto magpatay kayo? Hindi, Sara, Diyos ko. Walang, no one will benefit in killing Inday Sara, except. Diba? So, pag pumatay ka ng tao, diba, ibig sabihin mayroong benefit yun somewhere there. But, ang hurtful lang sa akin ba, is that I don't know if it's conditional ang term or hypothetical ang term na sasabihin mo kung mamatay ako. Pero sa kanila, ano na kaagad sila? Na, oh, there's a threat to the president. But I never considered my threat. Oh, maybe because galing nga talaga siguro sa kanila. Diba? I mean, why would they be concerned if it's something that it's coming from them? So you don't fear for your life? Yes, ma'am. Dalawa kasi nagsabi sa akin. Yung Romanov, hindi ko alam anong detalye ng Romanov na yan. First time ko yan narinig. Pero dalawa na ang nagsabi sa akin. Mag-ingat ka. Kasi meron ng president or president, depende sa inyo kung anong gusto nyo pag-pronounce dyan. Okay. Thank you.